Magandang araw sa inyo mga katropa, mga kabady. Dito po ako ngayon sa aking guro na nagtuturo dati sa akin ng pantatraya, si Pare Badot, ang kanyang asawa at kanyang magyang anak. Ito po, binibigay ko po yung mga damit na naalala nyo po yung nagbablog ako na may kasama ko yung nagbe-birthday si Pare Rodel Vlog. Then, and po, mula sa ating followers na nagbigay ng mga damit ng kanyang asawa at mga anak para may bagong damit sila. So, tuwang-tuwa sila, wala naman si Pare Rodel dun sa kanilang bahay. So, yun po, sila na po yung maghahatid sa bahay ni Pare Rodel. Ayan po yung asawa ng kapatid ni Pare Rodel. Yan po si Nilin Suiko, yun ang kapatid ng babae na nakasama namin doon sa ilog, doon sa aking kubo na maliit nung nagbe-birthday ang kanyang asawa. Ayan po ako, so maraming salamat po sa mga followers na unknown, na nasuporta po, na binigyan talaga ng mga bagong damit yung asawa ni Pare Rodel na si Ginilin Suiko. Ayan po, so sila na po yung maghahati doon para iabot. Then, nagpapasalamat siya kasi sa unang pagkakataon daw may nagbigay na mga damit na bago pa yan, yung galing isa sa Shopee yan, yung nakabalot. Ayan po yung mga used clothes, yung iba, tapos yun yung mga brandy daw yan eh. So ayan po, tinanggap natin, so maraming salamat. So ayun, umuwi muna ako sa bahay kasi magbibihis po tayo kasi galing po tayo sa duty nung time na yan. So ayun po, kinunan ko po ito na shoot na video nung kalayawan pa po kasi galing ako ng duty nung time na yun. Maaga kami natapos, then umuwi muna ako sa bahay, then magpahinga nga tayo. Tapos kasama ko yung aso kong makulit na gusto niyang lumabas kasi para, iwan ko dyan, parang naiihi siya or parang magdudumi ata to si Cesar kasi gusto niyang lumabas pero hindi siya makalabas kasi that time, yan, umakyat siya, gusto niyang buksan. Dati nabubuksan niya nung hindi pa naayos, pero nung time na inayos na natin yung doorknob niya, hindi na siya makalabas. And nag-aantay na lang siya kung kailan ako lalabas din sa room. Yan po, nangungulit talaga yan kasi gustong-gusto niya lang lumabas. Yan, imas-imas ko yung ulo niya para may tingin ng tingin sa akin, ang sama ng tingin. Yan, lumalakad pa, gusto niya talagang lumabas yan guys. So yan po yung, before ako galing sa ano po, trabaho, iniisip ko talaga yung ano yung scenario ng mga aso ko doon sa bahay. So yan po, binuksan ko na, tapos konti lang, parang niluwang ko lang yung konti yung pintuan para mag-akyat siya, siya na yung magbukas. Pero yan, tinamad yan eh, gusto niya talaga ako yung magbukas para madali siyang makalabas dyan. So yan, inaantay niya pa ako, so ano ba yung gagawin mo, bakit ang tagal-tagal, yan po. So, hindi ako nakapag-tease dyan, yan, tinawag ko na naman, gusto niya talagang lumabas na, sabi niya, no naman po tayo dito. Labas na tayo kasi gusto ko nang umihi. Ayan po, binuksan ko na lang kasi naawa talaga ako dyan. Then ayan, sinusukat ko yung ano niya, yung kumbaga pasensya niya kung ano ba talaga. Ayan po, ayan, nakikinig siya. Ayan, binuksan ko na lang para lalabas talaga yan. Ayan, munti pa, pero matalino yung aso na to eh. Ano, magalit yan, magtalon yan sa akin. Ayan o, ayan o, ayan, nakita nyo, sobrang ano na talaga siya, gusto niya nang lumabas. So ayan. So, ayan po. Dahan-dahan. Ayan. Nagmamasid pa siya. Ayan, binuksan ko na lang. Ayan po. Lumabas na siya, guys. Salamat po.